Good news naman po sa mga manggagawa sa Metro Manila at Western Visayas. Mararamdaman na ngayong buwan ang 30 hanggang mahigit 100 pisong dagdag sahod na inuprubahan noong Mayo. May ilan naman daw negosyo na pwedeng humingi ng exemption ayon po sa National Wages and Productivity Board. Nakatutok si Rafi Tima. Simula bukas, 570 pesos na ang minimum na arawang sahod sa Metro Manila. Mas mataas ng 33 pesos sa kasalukuyang 537 pesos na minimum wage. 2017 pa huling tumaas ang minimum wage sa Kamaynilaan. Ang negosyanteng si Rino, walang nakikitang problema sa pagtaas ng minimum wage, lalo pat sa ngayon, mas mataas daw sa minimum ang pasweldo niya sa mga tauhan. Sa totoo lang, mas mataas ang binibigay namin sa kanila. Siyempre, sabi ko nga, fair naman tayo sa mga nagbibigay sa amin ng tulong na trabaho. Kaya okay lang. Pero sabi ko nga, employees namin konti lang, kaya okay lang. Iba naman yung story kapag you have 100 employees. Kaya siyempre mag-iisip ka kasi malaking salapi na involved dun eh. Simula naman sa Linggo, June 5, magiging epektibo na ang 55 hanggang 110 pesos na taas sahod para sa mga manggagawa sa Western Visayas. Inuprobahan itong Mayo ang wage increase sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at pagmahal ng ilang bilihin. Sabi noon ng DOLE, tinatayang 1 milyong minimum wage earners sa mga pribadong establishmento ang makikinabang dito. Pero sabi ng National Wages and Productivity Board, pwede nang humingi ng exemption dito. Those establishments with capitalization of 3 million and below and have submitted or applied rather to the DTI for a certificate of authority, and they are not covered by the implementation of the minimum wage. Kasama rito ang mga negosyong 10 pababa lang ang bilang ng empleyado. Pwede rin humingi ng exemption ng mga kumpanya, malaki man o maliit, na mapapatunayang apektado sila ng COVID-19 pandemic. Those establishments that were affected by the calamity, and in our case today we have the pandemic, so all they need to do is to submit a audited financial statement for the last 2 years. May 75 araw simula bukas pwedeng humingi ng exemption ang mga kumpanya at magsumite ng kanilang mga dokumento sa wage board. Base sa karanasan, hindi naman daw ganun karami ang nag-a-apply ng exemption. Katunayan, mula 2018 hanggang 2020, 79 application lang daw ang natanggap ng wage board para sa pagbabayad ng minimum wage sa buong bansa. Wala pang 10 ang tauhan ni Rino at kung tutuusin, pwede siyang humingi ng exemption. Pero sabi ni Rino, posibleng hindi na raw niya ito gawin. Kahit di kami maghingi ng exemption, okay lang. Pero siyempre, sa iba, kailangan siguro kasi baka marami nga sila. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.